mga nagreklamo sa opisina natin na nawala yung mga anak nila, baka dito lang natin makuha. So, magtiyaga lang kung saan may mga tao diyan na nakikita niyo na yung nakikita na na inilibing, para masigurado natin hindi natin maano yung bako, no, magdig, no, magdigil sa ano-ano naman lang na parang walang sabi natin na totoong katibayan na may tao. So kung I would like to siguro ma-invite natin lahat ng mga complainant or mga tao ng mga witnesses kung saan-saan dito sa Osamis, na sa akala ninyo na talagang nandyan sa inyo malapit ang mga puhukayin, then you are feel free to go to my office, no, police station, para tingnan natin. Matingnan natin. Pero sir, may na-complain na sa inyo na may mga nawawala. May mga ilan yun, sir, sa tingin mo? Mayroon. Siguro, more than 10. No? Yung iba, mga bago yung nag-complain. Maagang tumulak ang mga pulis sa Barangay Cogon sa Ozamis City matapos makatanggap ng tip sa umano'y mass grave ng mga paruhinog sa isang tagong lugar doon. Ayon sa pulis, sinasabing sa dalawang dating balon tinatapon ng mga paruhinog ang mga kalaban nila. Kailan lang pinatambakan ng barangay ang mga ito dahil sa masangsang na amoy mula sa mga balon. Yung biktima ng robbery or madalhin nila dito na walang mga hindi taga rito, magdududa sila na asset ng gobyerno, mga intelligence. So, doon dito na ilagay. Gamit ang barko, isa-isang hulukay ng mga otoridad ang mga balon na may lalim na higit 60 talampakan bawat isa. Ayon sa kapitan ng barangay, kagawad sa lugar na ito ang sa pamangkin ng mga paruhinog na si Marlon na nag-resign na umano sa pwesto. Hindi nila makita na mayroong tinapon na tao. Pero may mga pupuntang tao dito. Hindi po sila, wala po sila kakita. Ay, wala nakita. Ang mabaho rasahan yun. Tinutugis na umano si Marlon na sinasabing miyembro ng notorious na Martillo Gang. Matapos ang ilang oras na pag-uukay, sinuyod ng mga pulis sa mga nahukay na sako at basura sa mga balon. May natagpuan sila mga buto, pero di sigurado kung sa tao o hayop dahil nagkapira-piraso na ang mga ito. Dadalhin nila ito sa crime lab para masuri ng mga eksperto. Samantala, sa unang pagkakataon ay nagpulong si Espinido at ang OIC Mayor ng Ozamis na si Irene Luansing. Nangangamba umano sa kanyang seguridad si Luansing na pinsan ng asawa ni Mayor Aldong Paruhinog. Dapat matakot sila kung sila mayroon pang illegal. Pero kung wala na, bakit matakot na ang pulis, gobyerno man yan? Sa mga susunod na araw, sisilipin ng mga pulis ang iba pang lugar na posibleng pinagtakunan din umano ng mga kalaban ng mga paruhinog. Rafi Santos, ABS-CBN News, Ozamis.